relasyon ko sa tatay ko. Ewan ko kung ako lang yung may feeling nito kasi feeling ko ako yung ano, pinaka-closest sa ano, tatay ko sa lahat kaming magkakapatid. Kasi ako, nagkakausap kami ng sarilinan lagi na hindi ko nakikita sa mga kapatid ko. Sa katunayan yan, nung na-born again ako, ako rin yung nag-share sa kanya. Kaunti lang siguro dahil bihira kayo mag-usap. Pero meron mga bagay na katulad ng sinabi ko kanina, good provider siya. Kasi mayroong pangyayari noon na kailangan ko ng pera. So nag-isip ako ng paraan kung paano ko sasabihin sa kanya na kailangan ko ng cash na hindi ko direct ang sasabihin sa kanya. Ang naisip ko, yung kotse niya, araw yun ng Saturday or Sunday, napapahinga siya sa garahe, sa terrace, habang nagbabasa ng dyaryo, tumingin ng kape, naisipan kung linisin yung kotse niya. So, nung habang nililinis yung kotse niya, na matatapos ko na, bigla siya nagsalita. Sabi niya, Ariel, magkano kailangan mo? Sa totoo lang, hindi maganda ang pagsasama namin ng tatay ko dahil nakitaan ko siyang ang pangalawa niyang pamilya ang mahal niya kaysa sa original. Dahil nag-stay rin ako ng matagal sa probinsya na talagang nakitaan ko na hindi parehas ang pagmamahal niya sa amin noong araw, mas magaling yung pangalawa. Okay naman. Kasi simula maliit pa ako, palibasa meron ang aking mga karetel at kabayo. Tinuturo niya akong mga bayo, kutsero, ganyan. Tapos, kapag meron siyang ibang trabaho, lagi niya akong kasama. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya, halika, sumama ka sa akin. Mag-isa pag-ari ng palay, kasama niya ako, iniiwan niya ako sa gitna ng palayan. May talok bigla ako. Kapag umiiyak ako, pinupunta niya ako. Hanggang sa lumaki ako, unti-unti, grade 5, grade 6, nakabili siya ng palakay sa dagat. Yung pangisda lang malambat. At simula doon, sinama na naman niya ako. Basta sa hanap buhay, lagi kami magkasama. Ang papa ko naman kasi, madalas wala yan sa bahay. Siguro sa isang buwan, two times, pumupunta siya. So pagdating sa, masasabi ko sa kanya, tuwing uuwi yan, panay ano yan, panay kwento. Sasabihin niya yung mga payo, yung mga magagandang payo sa mga anak. Pero hindi niya ginagawa yun. Kumbaga, parang binibigay niya lang sa amin. Yung mga hindi niya ginagawa na mabuti, gusto niya kami naman gumawa. Although na ano ko naman, na ngayon naiisip ko na ayun siguro yung way niya para makorek yung mga hindi niya nagawa.